that's why I'm here. Sabi ko nga, sana magkasama kami sa darating ng anak. Bawat boto ay kailangan. But it's the second largest. Second largest po yan. Second largest political party dito sa atin sa Pilipinas. Tsaka, meron naman kami pinagsamahan ng individually. Well, ang number one talaga dyan, yung depth of local government experience at yung karanasan niya, yung sense niya na masyado nang nagiging centralized ang decision making, na ang mga LGU, katulad po ngayon na para bumili lang ang LGU ng isang sasakyan, kailangan pa po ng pirma ng DILG. Ay bakit pa natin hinalal yung mga leaders natin sa mga LGU kung wala naman silang kapangyarihan? So, hindi naman alam ng Manila ang lahat po ng pangangailangan ng LGU. Ang mas nakakaalam po niyan, yung mga locally elected officials. So, yun, that's a very big example. Now, hindi lang yun, yung pondo ng na naka-concentrate sa Imperial Manila, no? At ang Imperial Manila, kung ikukumpara mo sa mga local areas, rural areas, napakalaki ang yaman ng Metro Manila. So, maraming pondo diyan na maybe unnecessary na sa Metro Manila but necessary sa rural areas. Big problem ng Metro Manila, over congestion. Paano i-solve yung problem na yan kung ang rural areas natin is not conducive na manatili doon ang tao? Kasi nga, ang partido, may mga miyembro na nakay BP, may mga miyembro na nakay Mar, may miyembro na kay Grace, and whoever else. So, kailan magkaroon ng reconciliation yan. So, tatalakayin yan ng partido. But you're the son of the NPC patriarch. And that's my burden, no? Because bakit naman ako magiging restricted na magpahayag ng aking position just because I'm the son? I don't think that's fair to me as an NPC member na kailangan akong mag-gag. Hindi po ba advantage yun that you're on the pitcher's mound? No, it's not because the other members have an equal say. I'm just a player. I'm just a member. I'm just a sundalo lang ako at the end of the day. No? So, but I want my sentiments known.